Okay. So, good evening sa bawat isa. And happy new year po sa hindi po nakapanood last Friday. I know na ang bagong taon ng bawat isa ay may surprises si Lord, ano? So, ang title po ng message natin ngayong gabi is The Gift of a New Year, no? So, bago tayo mag-start, mag-shoutout nga muna ako, no? Habang hinihintay mga kapatid, may mga kapatid na lumipat ng bahay, walang internet, no? Sina Brother Mark, yan, sina Brother Eric. Okay, so shoutout ko muna ang mga Prilisa, Francis Agmanos in family. Ayan po, Jen Sortes, Jeffrey Dimakulangan, Janelle Tordicelia. Yung mga bago to eh, kaya naninibago ang pronunciation. Jipoy Isabidra, Alvin Makapugay from Alhazani Building, Ticom. Joy Maniba, of course, sina Brother Insel, Sis Abby, kasama namin dito sa room. Ramil Lakod, Annalise Javier, Merlin Barlan from Hong Kong, and of course, Darwin Ibay. Ayan po. Of course, si Sister Leah and Brother Alex, sasatwa po. Sis Ilua, welcome back from, ano yun, saan ka galing? Pilipinas, of course. Welcome back. Dumating siya kahapon. Ate Mercy from Abu Dhabi, ang aking kapatid, si Ate Donna, see you tomorrow. Ginny Santos, Jonas Camargo, Win Pizon, yan. Alvin Calwad in Anit, yan. Kumusta po? Happy New Year, lakay. May Ishel from Room 901. Okay, Albarsha. Ayan, talagang specific, no? Mylin Soria, Evelyn Salada, Sara Cachero. Ayan, Doty Dots, Minda Leonardo, Risa Camar from Orlando, Florida. And of course, yan, laging nanonood pa yan si Sis Risa. And Jules Guerrero, okay? At sa lahat ng mga leaders ng YPAN, okay? Hindi ko na kayo maisa-isa. Kasama ko dito, marami po kami dito sa hotel. Magandang gabi. And kung hindi mo na shout out, pasensya na po. Of course, sino pa? And sa lahat ng mga kapatid na nasa Pilipinas, na pabalik dito, we are praying for you. And yung mga pa-uwi, no? Si Brother J. Balang. Brother J. Balang, condolence po. Namatay ang kanyang nanay the other day. Uuwi siya bukas ata or sa 6. Ano ba ngayon? 4? Okay, so uuwi siya sa Wednesday. So we're going to pray for him at sa lahat ng mga kapatid na pabalik. And I believe na lahat ng mga kapatid ngayon is nakapokus kasi merong mensahe ang Lord. Ito ay second message natin ngayong taon. And alam ko may hinanda si Lord sa bawat isa na tagapakinig at mga magre-replay kasi yung iba karamihan nasa work sila. And malay natin kung sino pa yung manunood in the coming months. So I pray na itong mensahe na to is makakatulong sa inyo sa inyong paglago. Hindi lang sa paglago pero mangyari yung plano ng Diyos sa atin. Okay? So ang title niya is The Gift of a New Year. So alam niyo po ay marami po ang regalo ng Diyos every time na merong bagong taon. Okay? Number one, maraming message po ang Panginoon. Pag New Year, ginagamit ang mga servant niya, nire-remind ng mga pastor, ng mga churches, paano simulan ang taon, at paano kalimutan ang nakaraan, yung mga negative past natin. And then of course, maraming bago. No? May mga bagong gamit kasi naka-receive ka ng regalo, no? I believe maraming naka-receive ng regalo, ano? And ito ang matindi po. Pag New Year, nire-remind tayo ni Lord gaano tayo kamahal, okay? Alam mo yon yung talagang gaano siya katapat sa atin. So meron po tayong babasahin na scripture. Basahin mo muna yung scripture before we pray. Hanggang Lamentation 3 verse 22 to 24. Okay, go sister. Lamentation chapter 3 verse 22.
22, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Verse 23, they are new every morning, great is your faithfulness. The Lord is my portion, says my soul. Therefore, I will hope in Him. Amen. O pagpalain po ng Diyos ang kanyang salita, ang ganda po ng binasa natin na text natin ngayong gabi. So, atin po manalangin sa mensahe ngayong gabi. So, let us pray. Father God, salamat muli sa gabing ito, Panginoon. Lord, we know na mayroong kauling mensahe sa iyong mga anak, mga tapat. And Lord, salamat na mayroong kaming Diyos na faithful, Panginoon, na hindi nagbabago. Lord, salamat na ang pagmamahal mo sa amin ay hindi kagaya ng pagmamahal ng tao na limited. Ikaw po ay unlimited, Panginoon. So Lord, tonight, as we deliver your message, once again, gamitin mo ako, Panginoon, na instrumento, Panginoon. Lord, sa lahat ng mga manunood ngayon at mga humahabol, we believe, Panginoon, na after itong mensahe na to ay mayroong kang gagawin sa bawat isa. Lord, we love you, we praise you. Lord, thank you for another year that you have given to each of everyone. Lord, touch our lives in Jesus' name. Amen. Okay, so nabasa po natin dyan na ang sabi niya dyan sa verse na talagang ang pagmamahal daw ng Diyos ay talagang walang katapusan. Ano? In fact, kung magmuni-muni ka talaga, kung naging naging lifestyle muna nagka-quiet time, alam mo yung maiiyak ka na lang kung gaano kabuti ang Diyos sa'yo. And ang kagandahan sa Panginoon talaga is talagang hinding-hindi siya nagbabago. So sabi niya dito sa Lamentations 3 verse 24, the Lord is my portion. Ibig sabihin, ang portion pala, ang ibig sabihin niya is inheritance. So the word portion sa Hebrew is inheritance. So take note yung inheritance, ha. So the gift of New Year sa atin, hindi lang lagi natin kasama ang Diyos, is meron palang inheritance. Meron tayong inheritance sa Anya. So pinapaalala ng Lord na as we start this year, kung ano man ang iyong mga, alam mo yun, mga ups and downs sa 2020, still you are blessed kasi mayroong hinanda ang Diyos sa'yo. Okay? Kasi, I always say na kailangan nakapokus po tayo sa pagpapala, hindi po sa problema. Kasi, napaka-importante, napaka-ganda, ano? Na you start this year na mayroong kang nilulook forward, mayroong kang inaasahan, which is ang magbibigay doon, ang panggagalingan ng inaasahan mo na yon is ang Panginoon. Kasi mahirap na umasa ka sa tao kasi minsan you will be disappointed. Pero ang Diyos, kung basahin mo ang salita ng Diyos, ang dami niyang mga promises doon na kung saan if you will start this year, no, if you will start from this day onwards na alam mo yun talagang basahin mo ang kanyang salita and then you believe in His word, His promises, it will happen to you. Ang problema, lagi kong sabi ko nga last Friday is minsan hindi na rin nyo kasi yung isip natin kaya nagkakaroon tayo ng doubt. So I pray, no, as we finish this message this afternoon, is ma-remind kayo na talagang napakabuti ng Diyos. Last night, galing po kami sa isang cell group sa Satwa. Ito ang sinabi ko. Alam mo kung gaano ka ka-bless? Yung andyan ka, kumakain ka 3 times, 4 times a day, may merienda pa. And then humihinga ka na hindi ka nahihirapan. Kasi maraming tao nahihirapan huminga. Sabi ko nga, kung down na down ka at marami kang problema, pumunta ka na lang or isipin mo yung mas mahirap ang sitwasyon nila. Alam mo, kung ano ang problema mo, pumunta ka lang sa hospital, parang mawawala yung problema mo kasi maraming tao doon nakasaksak dito, dito, dito. Ang dami, mga tubo eh. No? Tapos ikaw, minsan, parang may complain pa tayo, pero kung makita mo ang sitwasyon ng mga tao na mas mahirap sa'yo, ma-appreciate mo yung kabutihan ng Diyos. Alam mo, sa buhay na to, napaka-importante talaga, as we start this year,
Alam mo yung kalimutan mo na yung mga trials, yung problema mo, yung mga nakaraan mo. Alam mo yung, Lord, thank you talaga kasi nakarating ako ng 2021. Alam nyo ba na magto 2 million na ang tao na namatay, nag-start ng COVID? Hindi ko alam kung yun is accurate. Pero imagine sa 2 million na yun, hindi ka kasama, nakapasok ka ng 2021. Meron ngayon mag-2021 na December 31, namatay pa sa COVID eh. Ikaw, grabe! Kung saan-saan ka nagpupunta, kung saan-saan ka nagsa-shopping, sa China Mall, Outlet Mall, Dubai Mall, grabe! Walang-wala eh. Alam mo kasi, cover ka ng blood ni Jesus eh. You are covered with the precious blood of Jesus. Kaya ngayon, alam mo yung, Lord, salamat talaga. Kasi, alam mo, mga tao, lalo pag mga Pilipino, lalo pag nagsahod yan, nako, hindi mapakali yung pit. Talagang saan tayo magsa-shopping? Alam nilang may COVID, sige, pero wala eh, di ba? Minsan nga, hindi ka pa nagmamas eh, di ba? Pero tignan mo, grabe, hindi ka nagkasakit. Bakit? Yung protection ni Lord, favor ni Lord. Kasi alam niya na may plano ang Diyos. May plano ang Diyos sa'yo. At alam niya na gusto niyang ma-enjoy yung hinanda sa'yo. So ngayon, kung hindi mo man na-enjoy 2020, 2021 ma-enjoy mo. Amen. Okay. Alam mo, sa family, may inheritance eh. Diba? Pag ang nanay, ang tatay namatay, may iiwan na inheritance eh. Diba? Sa 12 tribes, may inheritance. Yung Levites lang ang wala. Pero sabi naman ng Panginoon sa Levites, huwag kang mag-alala, wala kang inheritance, pero akong bahala sa'yo. So, nakikita mo dito, may inheritance talaga lahat ng mga anak niya. So, basahin natin itong isang verse muna. Go, sister. Galatians 4:7. Galatians 4, verse 7. So, you are no longer a slave, but a son. And if a son, then an heir through God. Wow! Praise God! Ang ganda po nung yung verse na yan. Sabi niya, so you are no longer a slave, but a son. Okay. Alam mo, praise God, naging anak tayo ng Diyos. Kasi ako po, anak ako ng demonyo dati. Okay? Yun ang katotohanan doon. The truth is, anak ako ng demonyo kasi puros kademonyuhan yung ginagawa ko. And praise God na kahit ano yung mga kalukuhan ko, grace ni Lord na andito ako sa harap niyo. Na nagpapatotoo na napakabuti ng Diyos. You know, even though we are a pastor, even though we are a Christian, sometimes we fail. Sometimes, bumibigay pa rin eh. Pero, God is good. Yung His mercy endured forever. Talagang, hindi na nawawala. So ngayon, dapat, kasi, meron ka ng inheritance, may guarantee na dun. Ang gawin mo na lang is, alam mo yung, all you need to do is, just serve God, magpasalamat, huwag kang mag-worry. So, the word worry, no? Please, kung ikaw po ay warrior last year, dapat ngayon maging warrior ka na. No? Kasi maraming tao nagwo-worry. Pero sabi niya sa Biblia na pati daw yung mga ibon pinapakain ng Diyos. You know, ang sabi ng Google, tinignan ko ilan ang ibon sa buong mundo is 400 billion. Grabe ang ibon. 400 billion. Grabe, mas marami pa ang ibon sa tao. Kasi ang tao daw, 7 billion eh. Pero yun, kahit sa isa doon, pinapakain ng Diyos. Yung ibon na yun. Sabi niya sa Biblia eh, di ba? At ang yung mga tao, yung ibon na yun, hindi niya kawangis, ikaw pa kaya. So yung ibon na yun, hindi nagwo-worry. Minsan tayo nangakawangis ng Diyos, minsan napapaw-worry tayo eh. Alam mo, minsan nadili lang ang sahod mo ng 3 days, kinakabahan ka na. Amen. Nako, hindi lang sinagot ni husband yung tawag mo ng isang oras, kinakabahan ka na kung ano-ano nang nagwo-worry ka na. Ano ba, di ba? So, ganun ang tao. Pero gusto kong maintindihan nyo ngayong gabi na as we start our year, dapat hindi ka na nagwo-worry. Ano ang ano bang Tagalog ng worry? Ang dami nyo dito, hindi nyo alam, no? Ano ang pinag-aalala? Hindi ko alam. Ano ang pinag-worry nyo? Ano ang kinakatakutan nyo? Yun na lang. Kasi minsan, you know, the word worry is very dangerous sa isang tao. Alam nyo ba na ako po'y madaling mag-worry nung araw?
Kaya alas 4 na alas 5 gising pa ako. You know, it will affect yung pagsilbi mo. Alam mo, si Lord kasi pag nagwo-worry ka pala, you know, worry is a sin. Kasi pag nagwo-worry ka lagi, parang sinasabi mong wala kang tiwala sa Panginoon. Pero sinasabi niya sa Bible, anak ka niya, merong inheritance, gusto niya na mangyari yun sa'yo eh. So, ano ang pwedeng gawin ng isang Kristiyano para, alam mo yun, mangyari yung pangako ng Diyos? Kasi, the truth is, minsan hindi nangyayari ang pangako ng Diyos sa inyo, hindi nyo nai-enjoy dahil worry ka ng worry, hindi mo alam ang salita ng Diyos. The truth is, you cannot meditate, you cannot study, you cannot have a quiet time if you always worry. Alam mo, merong maraming taong ganyan talaga. Madaling mag-worry. So ngayon, ano ba ang dapat nating gawin para talagang yung pagpapala ay ma-enjoy natin, hindi pagpapalo? Kasi lagi kang nag-worry, ay pagpapalo yan. Alam mo, ito ah, isulat nyo to, 10 to. Okay? So isa-isayin natin. Number one, na dapat mong gawin. Okay? Number one na dapat mong gawin simula ngayon para mangyari yung promise ni Lord. Hindi lang yon para magamit ka, para mag-grow ka, para mag-level up ka. Kasi kung ang COVID nagli-level up, kailangan mag-COVID. Kailangan mag-level up ka rin. Hindi ka mag-COVID, of course, I review. So ngayon, number one na gagawin mo, ito po. If you don't get and bring along people with negative mindset with you this 2021. Oh, ito yan. Yan, maganda po yan. Diba? Ang usapan natin nung Friday, it's about yung mindset natin. Ngayon, kailangan hindi ka dapat nagsasama sa mga niga. Alam mo yung mga niga? Yung mga niga, hindi negro, mga niga. Napaka-importante na maunawaan ng isang believer ang transferring spirit. Okay, I'll repeat ha. Importante na maintindihan mo yung transferring spirit. Alam mo, pag ang lagi mong kasama niga, magiging niga ka rin. Pag ito lang, simple na lang. Pag ang lagi mong kasama kumakain, alam mo nang mangyari sa'yo. Pag ang lagi mong kasama matataba, alam mo nang mangyari sa'yo eh. Kasi hindi nagda-diet eh, di ba? So ngayon, ito, about sa food lang yun eh. Pero dito, it will destroy you pag ang lagi mong kasama niga. Kasama mo sa bid space, niga. Sa office, niga. Ang boss mo, niga. Ang... kayo na magsabi? Baka may masabi pa ako dito. O, di ba? So, alimbawa, ang kasama ko, ang mga leaders ko, niga. Ang pastor, niga. Nakapaw, patay. Hindi mo alam pala, merong tinatawag na transferring spirit. As you stay with these people, nakapaw. And you know, one of the reason why you cannot live, you know, hindi mo mahiwalayan mga kaibigan mo na niga, dahil sa comfort zone. Kasi meron na kayong kagawian, meron na kayong nakasanayan na alam niyong mali pero ini-enjoy niyo. Alam mo, hindi lahat ng masarap. Masarap. Yung iba, pangit. Malalim yun ha. Hindi lahat ng masarap, masarap. Yung ibang masarap, may consequence. O, halimbawa na lang. Ang mga kasama mo, niga. Naka po. Mahihirapan ka po. So please, huwag na huwag kang magsasama sa mga niga simula ngayon. Alam mo, wala namang problema na magsasama ka, huwag lang makisama. What did I say? Okay lang na magsasama ka, huwag lang makisama. In other words, huwag mong tularan. Huwag mong gawin yung ginagawa nila. Nako, mahirap po yan. Tignan mo lang. Ito na lang. Pag ang lagi mong kasama nagmumura, next week nagmumura ka na rin. Bakit? Na i-transfer yung spirit. Alam mo, lagi kong kasama nung araw, mga bakla. Ngayon, hindi ko na malayan, the way I talk, the way I move, ay charing. Pinagkakamalan tuloy akong bakla. Pero pare, lalaki ako pare. Please lang. Hindi po ako bakla kasi merong nagsabi sa akin,
isang leader natin, pastor, yung na-invite ko, ang sabi daw niya, dati kang bakla. Hay, nakaw! Eh, kasi nga naman! Ang lagi kong kasama, mga bakla. Grabe, mga language nila. Hay, charing, hay, charot. So, napapacharing na rin ako. Napapamikup nga ako eh. Nakupo! Pero lalaki ako. Ngayon, pinagkakamalan ako. So, please lang ha, huwag kayong magsasama sa mga bakla. At kung merong nanonood na bakla dito, mahal ka ng Panginoon. Ang identity mo is lalaki talaga. Okay? Mahal ka ng Panginoon. Okay? Kasi merong nanonood, sabi niya, pastor, nanonood yung kay kakilala ko. Oh, grabe, gwapong-gwapo sa'yo. Ha? Ano yun, babae? Baklaan ako naman, please lang. Kasi po, ganito po yon mga kapatid. Ba't napunta tayo doon? Basta mahal kayo. Lahat ng mga klinit ng Panginoon, bakla, tomboy o lalaki, mahal ka. Pero kailangan malaman mo yung identity mo, kung sino ka talaga. Now, what I'm trying to say is, napakahirap po ang lagi mong kasama ay mga niga. Okay? Napakahirap pag ang lagi mong kasama nagsa-shopping. Naku, mapapa-shopping ka! Amen! So, itong may matindi. Aside sa niga, pag ang lagi mong kasama kuripot, maging kuripot ka eh! Amen? So please lang ha, kung gusto niyo na maging galante, magsasama kasi sa akin. Amen? Malilipat. Kasi ang daming mga kuripot eh. Talagang grabe. Amen, amen. So ngayon, mga kapatid, let us go sa number 2. Kasi actually, hindi 10 to eh. 30 to. So number 2 pa lang tayo. Joke. Okay, number 2. Pakibasa nga sis Maria. If you avoid people who speak negatively against your dream, goals, and vision. Okay. Ito ang kagandahan. If you avoid people who speak negatively against you, of course, your dream. Ano bang pag-uusapan sa'yo? Of course, yung dream mo, yung goals mo, yung vision mo. You need to understand na merong dream, may vision na binigay ng Diyos sa'yo tong 2021. Meron nga last year, hindi nangyari. Bakit? Naaapektuhan ka. Alam mo, napaka-importante po na hindi ka po mamislead. Don't be misled, but be led. May pagkakaiba po yon. Don't be misled, but be led. Ikaw magli-lead sana eh. Dapat eh. So ngayon, ang isang Kristiyano, kaya hindi lumalago, imbis na maging ilaw at asin, salt, okay? Medyo yung asin guys, medyo naging accent na naman. Ganito yon. Dahil naapektuhan ka, dahil may mga tao sa surroundings mo na nag-speak ng negative sa'yo. Kaya nga sabi ko kanina, sa number 1, you need to avoid people na niga. Kasi nga kung niga ang kasama mo, hindi mag-speak ng positive yun. Alam mo, marami akong kilalang ganyan. Wala na dito sa church. Marami akong naging kaibigan nung araw. Puros niga. Mamamatay na ako lahat, pastor. Wala akong pag-asa, pastor. Puros niga talaga. Alam mo yung pag isa kang tao, may future ako, pastor. Maging bilyonaryo ako. Magiging 100 ang disipulo ko. Gaganda ako. Tatangkad pa rin ako, pastor, kahit 32 na ako. Mangyayari eh. Di ba kaya ka tatangkad kahit 32? Kasi bibigyan ka ng heels, di ba? So ngayon, ito po yun. Kasi at least tumangkad ka ng mga 2 inches, di ba? O ngayon, ito po. Ito ang problema talaga. Pag hindi mo natantya ang mga kasama mo sa company, sa bahay, o sa kahit saan yan, may problema. Alam mo, minsan, napaka-importante po na piliin mo yung kinakasama mo. How I wish na ang prayer ko lahat ng tagawaypan magkaroon ng tag-iisang room. Bakit? Kasi pag magkaroon ka ng tag-iisang room, may time ka kay Lord. Pero kung magkakasama kayo, tapos magkakasama kayo sa church, nakapaw! Mamaya kayo na yung nagsisiraan, nagkakaroon ng spirit of familiarity, wala na. Hindi na kayo nag-grow. So, what will happen? Maapektuhan yung dreams mo. Kasi nagsisiraan na nga kayo eh.
So I pray na dito, wala pong niga dito, no? Walang niga na taga-Waipan. Dapat talagang nag-i-speak ka ng positive kay brother. Pag nabalitaan mo na si sister is talagang na-promote, alam mo yung bless na bless ka. Kasi may mga Kristiyano ganyan, pag nag-testimony si sister na increasean ng 3,000, parang, ha? Huh? Grabe naman yon. Ibang espiritu. Alam mo, napaka-importante talaga na pag nag-i-speak ka, hindi lahat pinagkakatiwalaan mo. Kasi kahit born again yan, may spirit of jealousy, insecurity. Pero dapat taga-Waipan, kung naririnig natin na si Brother Rainier, may Land Cruiser, wow, praise God, let's celebrate. Amen. Hindi yung grabe naman Land Cruiser. Porque maputi siya, may Land Cruiser na lang. Mga ganun eh, no? Parang, ano ngayon? Hindi mo alam bakit pinagpala siya. Amen. So, dapat kasi alam mo, minsan kaya hindi pinagpapala ang isang Kristiyano, puro insecure. Nailipat yung mga niga sa mga kasama niya. Alam mo ako, ang prayer ko, lahat kayo, manalo ng tag 1 million. Ay, hindi pala, hindi manalo. Baka mamaya na may nagtataya dito, walang mananampalataya dito. Ah, alam ko yung ibibless kayo ng hindi ganon. Siyempre, lahat kayo pagpapalain ng Panginoon para dumami ang kaluluwa. Amen. Alam mo, ang prayer ko talaga, one day lang at lahat ng taga-Waipan, lahat ng nanonood, talagang every week umuwi sa Pilipinas. Amen. Pag Friday, Saturday, Thursday, flight niya, balik ng Friday ng gabi. Amen. Grabe. Nako. O, mag-lunch break lang sa Pilipinas. Malay mo, ba? Eh, mga milyonaryo, ginagawa, talagang nag-iikot. Ikaw pa kaya na anak ng Diyos? Di ba? Ang problema kasi, alam niyo po, nakita ko sa mga mayayaman, nire-reject nila ang mga tao na negative sa buhay nila. Grabe pala ang mayayaman, no? Kaya pala naging mayaman sila. Kaya kung mahirap ka, puros niga yung nasa tabi mo. Sabihin mo kung may katabi ka, ikaw atang niga. Eh. Ituro mo yung mukha niya. Ikaw ba? Joke lang. Pero mga kapatid, huwag niga. Di ba? Huwag negative. At kung may nagsasalita, speak against your dream, your goals, please avoid them. Sabihin mo, it's time na mag-iwaiwalay tayo, sister, brother. Kasi pagod na ako sa'yo, di ba? It's time na, alam mo yung ma-feel naman natin, ma-miss natin ang isa't isa. Pwede bang, di ba? Kasi mahirap eh. So, don't spend another year doing the same mistake. The same people na hindi ka lumalago. Kung maapektuhan ang dream and vision mo na binigay ni Lord sa'yo, akaw, don't waste another year with these people. Napaka-importante eh, na maintindihan nyo to. Yung mga manunod, magre-replay, kung ikay naghihirap, check your surroundings, your environment, those people na nakakasalumuha mo, baka na-transfer na ang espiritu. Importante yan, kapatid. Lalo pag may mga kapatid dito na walang ginawa kundi siraan si pastor, lumayo-layo kayo dyan. Alam mo, pag may isang kapatid dito or may mga membro ng Waipan, tapos ang pinag-usapan si pastor, sabihin mo, sampalin mo, huwag naman sampalin. Ay, nako, grabe ka naman. Kawawang yung pastor natin naglalab, tapos you're speaking against him. E dinideclare niya, blessing sa atin, ganon. Kaya kung mayroong mga niga dyan na mga nagsinira sa pastor, huwag ganon. Kasi hindi kayo pagpapalain. Amen? Lalong-lalo na yung mga media team natin, pag nakikita yung surroundings, dapat appreciate yan. Hindi yung bakit ganun gumagalaw. Bakit mayroong tuldok-tuldok? Hindi ganaan. Amen? Dapat praise God, media team. Diba? Eh, si Brother Christian, oh, nag-ooperate dyan. Dapat natutulog yan. Grabe, nagdadrive yan ng Pujera. Minsan pumupunta pa sa Uman. Tapos minsan mag-ooperate pa ng live. Pagod na pagod. Tingnan mo yung mata niya, lumiliit na lalo. Pero dahil mahal ng Panginoon. So dapat we appreciate them. Amen? Pag yung nagbabasa, bakit ganun yung accent niya yun? Ayaw ko yung accent. Huwag ganun! Huwag kang, importante maintindihan mo kahit matigas yung pronunciation ni pastor, yung bitter, okay lang yan! Ikaw na nakakalam dun, sanay ka na kay pastor. Amen! Okay, hallelujah. Hindi ako naghang. Ito po yon. Number 3. Ako nang magbasa, sister. If you will learn how to ignore criticism. Ayan.
Importante to, mga kapatid, na marunong kang mag-ignore ng criticism. Alam mo, habang nabubuhay ka sa mundong ito, may criticism. Gusto mo na walang criticism sa buhay mo? Ganito gawin mo. Lord, kunin mo na ako. Ganun lang kasimple yan! Kasi sa ayaw at sa gusto mo, may sampu kang ginawa at may mali na mali. No? May isang mali na ginawa ka, may criticism. In fact, dun sa isa, sila magpupukos hindi sa siyam na tama. Ganun ang tao eh. Punta ka dun sa company mo. Ang ganda ng ginawa mo sa office, talagang pinaganda mo, maganda yung how you deal with your client, tapos nagkamali ka lang ng konti, sinisi ka na. Ganun ang tao. Even sa Christian, merong criticism, merong talagang negative kasi. Alam mo, ganito kasi yan eh. May mga negative mentality, hindi na rin yung utak nila eh. Ngayon, pag ganun, umiwas-iwas ka na dyan. Pero pag ang isang tao, pag may nakikitang kahinahan sa mga membro kasama sa church, sa pastor, pag-pray lang natin sila. Mahal ni Lord yan. Kung ano yung kahinahan nila, doon tayo dapat maging malakas. Dapat ganun. Yun mga narinyo yung utak. Yung iba eh, saan kaya ako magsasabi dito? Ay, nasaktan ako ha. Mga ganun eh, di ba? Talagang, sino kayong tatawagan ko dito? Lagot yung landline ng office ngayon. Talagang, chikahan na naman to. Alam mo bang nangyari? Ay, nako, kapatid. Ito, sabihin ko ah, naranasan mo na bang na-criticize? Kung hindi, magpastor ka. Tignan mo. Joke. Alam mo, mapapastor o mapahindi, na-criticize tayong lahat. Alam mo, masakit yung makriticize ka. Lalo na, if it's falsely accused, it hurts. But again, you need to ignore. Whether you like it or not, may criticism na mai-encounter ka sa buhay. Basta ito lang sabihin ko sa inyo. Basta ginagawa mong tama, napi-please mo ang Diyos, kaliwa ay never mind sa mga tao nagsasalita ng niga. Diba? Muntik lang mag-rabbit. Okay. So please, number four. Basahin mo, sister. If you have God-given clear vision and a great passion to get it this 2021. Okay, sabi niya diyan, kung meron daw binigay ng Diyos na clear na vision and a great passion, ito po yun ha, the word passion ay napaka-importante sa isang Kristiyano. Alam mo kaya hindi nang nangyayari ang vision, ang dreams, ang goals ng isang tao, ang plano niya, walang passion, namamatay. Importante, this year ay magkaroon ka ng passion. You know, ang passion ganito. Kahit anong mangyari, kahit pagod ka, you're still serving God. Kahit anong pagsubok, talagang hindi naapektuhan yung passion mo sa Panginoon. Minsan, kaya sabi niya sa Revelation, bring back the first love. Kasi nawala yung love, nawala yung passion sa Panginoon eh. Alam mo, pag nawala ang passion mo sa Diyos, you are in trouble. Maraming mga Kristiyano ngayon, nawala ang passion nila, lalo nung nagka-COVID. Wala, naging digital na yung mga churches nila. Nalagas sila. Kasi, nasanay sila sa gathering eh. Nasanay sila sa nililihans ni pastor, yung pow, mga ganun, di ba? Sa kalilihans, sinakalbo. Amen? Kaso nga lang, nung hindi na nililihans, nawala yung passion. There is something wrong. Kasi malihans ka man, kahit wala ang pastor dyan, dapat yung passion nandun eh. Maganda naman talaga yon para at least na talagang nasisindihan yung apoy. Ang problema nga, you can go direct sa Panginoon eh. Okay? Ngayon, nawawala ang passion. Nung nagkwikwintuhan kami, talaga bakit kaya ganun nawala yung mga love nila sa Panginoon, yung pagsisilbi, yung passion? Alam niyo kung bakit? Number one, kaya pala nawawala kasi maraming Kristiyano hindi nagdi-devotion, hindi nagbabasa. If a Christian is reading the Word day and night, kahit mapa-platform man, kahit may gathering sa hotel, hindi yan nababago ang passion niya sa Panginoon. I pray na ang passion mo ngayong year ay mag-level up.
Kung ang passion mo, kung sa tingin mo is humina ka, 2020, dapat 2021 bumawi ka. Lord, dapat ibibigay ni Lord yung kwan mo eh. Yung blessing mo. Eh dahil humina ka, eh wala. Pero ngayon, gusto mo ma-receive? Gusto mong mangyari yung desire ng puso mo? You need to do your part. Dapat yung first love mo, yung passion mo, ibalik mo. Amen? Number 5. Ito po. Pakibasa, sister. If you have an ever-increasing wisdom, knowledge, and understanding on how life works. Okay. Ito po, dapat nag-i-increase, nag-a-upgrade ang wisdom mo, ang kaalaman mo. You know, kasi ito yun eh, hindi pa pwede na maging stagnant ka. Alam mo, ang taong stagnant, walang mangyayari sa kanya. Alam mo, dapat, ano yung pwede kong gawin ngayong 2021 para mag-grow ako spiritually? Because if you will grow spiritually, if you are blessed spiritually, physical will follow. Okay? And understand this, ha? Kasi pag inuuna mo physical, hindi spiritual, unbalanced. In fact, wala. Kaya nga sabi sa training last Saturdays, pag unahin mo lang Panginoon, pag mag-grow ang spiritual mo, physical will follow eh. Materials will follow eh. Okay? Pero ang problema kasi, hindi tayo nag-grow. Ilan na ang verse na alam mo ngayon? Baka yung Jesus with pa lang. Jesus with. Tama mo, Jesus with. Kaya umiiyak si Jesus eh, kasi yun lang ang alam mong scripture eh. Jesus with. Baka alam mo yung John 14:6. O John 3:16. Alam mo, dapat nag-i-increase ang understanding mo, ang wisdom mo about sa salita ng Diyos. Para yung dream mo, yung vision mo, no? Grabe, ang pag hindi talaga mag-increase ang isang tao, wala eh. Wala siyang increase. Sabihin ko sa iyo, walang increment. Kasi at the end of the day, ang Diyos ang gagalaw sa kalagitnaan mo. Kailangan. O ako kaya nag-resume yung Bible school namin. Sige, ang dami ko na naman natutunan. So, kailangan every year meron kang ano. Tapos magsisin pa yung kapatid ko ng mga eschatology, bla bla bla. Sabi ko, sige, gawin natin yan. Kasi kailangan mag-increase eh. Kasi ano mangyari? Ano maituturo ng pastor nyo kung hindi mag-increase ang wisdom, ang understanding niya sa salita ng Diyos? Ang ituturo ko, mahal ka ng Panginoon. Ganun lang. Hallelujah, hallelujah. Hindi ganun. Kailangan talagang, alam mo yung merong kang ma-deliver na ang tao ay ma-bless. Diba? So, ganun din sa inyo. Kailangan mag-increase. So, ngayon, ito po. Kumusta yung pagbabasa mo? Nag-i-increase ka ba ang devotion mo? Okay? By the way, this Friday, ang ganda po ng mensahe natin. Yung mensahe ni Lord sa Friday, please, invite your friends. Kasi ito, maiintindihan lang nila to. I believe may gagawin si Lord sa kanila eh. Okay? So, kailangan nag-i-increase ang wisdom, ang knowledge mo, ang understanding mo, how life works. Ito po yun. Paano? Kasi ito eh, ganito na lang ba ang buhay? Diba? Yung magising. Halimbawa, nagigising ka every 5 o'clock. Halimbawa, Brother G.R. San Pascual, di ba 7 years ka na dyan sa company mo? So, I believe, halimbawa, ang shift mo is every morning, 5 o'clock, nagigising ka na. So, ganun na lang ba? Mabugising ka ng 5 o'clock, uuwi ka 7 o'clock, kakain. Ganun na lang ba? Dapat hindi yun eh. Hindi ito yung design. Kailangan, ilagay mo sa isipan mo one day, mag full time na ako kay Lord. Yun ang importante, higher calling yun. At hindi lang yun. Habang nagpo full time ako, meron akong business, di ba? Tapos ito, nag-dream ka ng business o barbecuehan, no? Naku, nag-dream ka na nga. Tas-tasaan mo naman. Mangarap ka na, lubus-lubusan mo na, libre nga ang mangarap eh. Alam mo, yung mga tao na nag-i-increase, nagkukan yung wisdom nila, yung knowledge nila, paano ang buhay? Kasi ang buhay talaga eh, you will spend 70 to 80. So ngayon, gusto mo rin naman talaga na, alam mo yun, yung bigyan ka ng wisdom ni Lord, paano, hindi pa pwedeng ganito lang. 5 years na abroad na ako, 10 years, hindi pa pwedeng ganito. Alam ko, there is something na na-prepare ni Lord sa akin. But how? Then, of course, you need to grow spiritually because the moment that you will read the Word of God, the moment na mapuspos ka ng Banal na Espiritu, the Holy Spirit will give you wisdom how to live in this life. Now, matututunan mo paano mag-avoid
sa mga niga, paano mag ignore sa mga criticism. Amen? So, andyan pa ba kayo? Okay, ano pa? Number six. You surround yourself with people with the same vision and the same environment. Ayan, importante po yan. In other words, in short, same spirit. Again, lumayo ka sa maling environment, maling atmosphere. Kailangan, alam mo talaga kung sino yung nakakasama mo. Alam mo yung, oh, anong pag-uusapan natin ngayon? Ecclesiastes? Dapat ganon. Hindi yung pag-uusapan nyo is, uy, masarap yung chai don. Ay, mas masarap yung chai don. Hindi yun ang dapat pag-uusapan nyo ngayon, 22. Sige na, ang pag-aralan natin, mga Ecclesiastes. Diba? Next month, yung Proverbs. Dapat ganon. Hindi yung pinag-aaralan yung buhay ni sister, yung buhay ni brother. Ang pinag-aaralan nyo yung nakaraan. Nako po. What will happen to those people na puros niga, puros nakaraan? Nako po. Walang mangyayari. So ngayon, kailangan ang mga kasama mo sa bahay, the same spirit. Alam mo, mahirap magkakasama sa bahay tapos yung isa, iba ang mundo. Mahirap po yun. Pag may kasama kayo sa bahay tapos tulala, titignan mo siya, natutulala ka na rin eh. Tapos kakanta pa yung nakatulala, tulala sa isang tabi, napapakanta ka na rin eh. Alam mo, pag ang kasama mo laging ganon, kinakausap mo eh, ano yun? Mga ganon? Nakadelikado yun. Malapit ka na rin. Tapos ang lagi mong kasama, naka, mabubusog yung tainga mo. Talagang maiirita ka eh. Na. Ay, naka naman. Amen, amen. Okay. Please lang, surround yourself with people with the same vision and the same environment. Alam mo yung pinag-uusapan is, paano lumago ang simbahan? Paano mag-win? Di ba? Paano kaya ako magkaroon ng disciple, pastor? Tulungan mo nga ako. Bro, anong ginagawa mo? Bakit nag-grow yung disciple mo? Bakit nagkaroon ka ng network? Yan, kagaya si Praise God sa buhay ni sis Abby. Grabe, ang dami niyang nadadala sa church. 10 mahigit, talagang andun. Nanonood sila lagi. Praise God sa buhay niya. And praise God sa ginapit ni Lord sa mga nag-invite sa kanya. But this is my point. Dapat, paano tayo lumago ngayon? Di ba? Hindi yung grabe. 2 years, 3 years, isang kaluluwa, wala ka pang na-invite. Mahirap po yan. Dapat, Lord, bigyan mo kahit 2 kaluluwa yung talagang magpatuloy. Malay mo kung natutukan mo, maging pastor one day yan. Tapos yung natutukan mo, magkaroon ng church sa Pilipinas. Ang membro niya, 10,000. Praise God, ikaw ang ginamit ni Lord. Ang problema kasi, iba kasi ang focus natin eh. Okay, ito. Number 7, sabi niya dito, if you focus on your self-management and self-leadership, ito po yan, importante po yung word na focus. Aside sa management, self-leadership, pag mag-focus ka po na magsilbi sa Panginoon, sa dreams mo, sa vision mo, okay? Pag sinabing self-management, self-leadership, sa sarili mo eh. Paano mo i-manage yung buhay mo? Paano mo i-manage yung pagiging leader mo as a sin leader, as a pastor, as a future leader? Kailangan mag-focus ka. Alam nyo, lahat ng naging successful, ang isang susi nila is nakapokus sila. Wala akong nakita pag i-interviewin mo yung mga mayayaman, yung nasa newspaper na kwan, makikita mo yung interview nila doon. Alam mo, sabi, the key is focus. Yeah, grabe. Alam mo, ang isang Kristiyano nawawala sa focus, nahukus-pokus. Lalo, madaling madistract ang isang tao. Alam mo, importante nakapokus ka po. Because, hindi natin alam kung hanggang kailan ka lang mabubuhay. At habang nabubuhay ka dito, kailangan merong mangyari na paglilisan ka sa mundo na to, hindi lang bless yung family, bless ang Diyos sa buhay mo. Amen? Okay. So, importante na nagpo-focus po tayo. Alam mo, it's not easy talaga. Pag nagtatrabaho ka sa office, maraming pinapagawa yung amo mo, kailangan nakapokus ka eh. Tapos maraming tao doon, ay nako, kung ano-anong ginagawa, nako, madidistract ka eh. Tapos, ang daming dapat na gawin mo na kailangan, alam mo yung mabalance mo yung buhay mo ngayong 2021. Tanungin mo sa sarili mo, saan ka hindi nag-focus? And saan ka na hindi mo na-ignore ang criticism? Ano pa dyan yung
andiyan ka ba sa mga tao na puro sniga or kung ano-anong pinaggagawa? Naku po, merong isang kapatid, lumipat ng bahay. Naku po, naku tong linipatan ko na bahay, pastor. Sabi ng kasama ko, na babae, bayaran mo lang yung upa ko, magkatabi na tayo. Eh, bakit ka lumipat dyan? Anong nangyari sa kanya? Nawala. Huwag ko namang pangalanan. Pero grabe. Eh, bakit ka kasi pumunta? Ang ganda-ganda yung tirahan mo. Pumunta ka dun sa mga babae nagiinuman. Eh, mga worldly yun. Eh, anong nangyari sa'yo? Nawala tuloy siya. Nawala. Buti hindi nagwala. Yun ang problema eh. Kawawa. Kaya, iwan ko. Here we go. Number 8. Sabi niya dyan sa number 8. If you make sure you have personal... Okay, go sister. If you may... Oh, hindi mo pala na... If you make sure you have personal development plan and strategy. Yan po. Yan, sa 15, mag-uusap tayo about sa plan, strategy ng church. Pero sa'yo, ano yung strategy mo para ma-develop mo yung pag-grow mo? Ano yung strategy mo para yung work na yan, kung ikaw ay admin, maging HR ka hanggang maging account manager? Alam mo, I've been working sa PR agency, sa public relation po. Nakita ko pong mga to, mag-i-start sa junior account executive, and then maging junior account manager, hanggang account manager, hanggang maging maging director, and then group director, and then general manager. Nakita ko ngayong mga to, paano sila napopromote? Nakapokus sila. Talagang dinidevelop nila yung strategy, paano sila makipag-deal sa client, paano yung maging mature. Talagang ini-ignore nila ang criticism. One di po, kasi yung mga amo ko na to, sila po yung mga nagsusulat sa mga kliyente. Sa halimbawa, itisalat, kung ano yung nasa newspaper, sila po yung nagsusulat. Ano? Binibigay lang sa editor, tapos i-copy-paste lang yon. Tapos merong mali na nangyari yung editor, nakopy niya ng mali. Okay? Nagwala po yung client namin. Alam mo ang ginawa ng tatlo na yon? Inignore nila yung criticism. Hindi sila nagsisihan. Nag-focus sila paano masolve yung problem. Sabi ko, grabe ah. Ang mga to, unbeliever pa. In fact, atheist sila eh. Pero alam nila eh. Tayo, may salita ng Diyos. Pero bakit? Kasi nga, lalo tayong mga Pilipino, nakapaw, naging nature na natin talaga. E paano naman? Kasi nung nasa Pilipinas tayo, ang mga binabasa natin, mga tik-tik. Di ba? Ano yung mga tik-tik? Mga ano pa yan? Bulgar. Eh ano yan? Mga yan. Tapos, manood ka pa ng mga, ay nako naman. Ano mangyari talaga? Wala talaga. So kailangan, make sure you have personal development plan and strategy. Ano ang strategy ko? Ano ang plano ko sa akin para mag-grow? Yun, talagang magre-resume ako, mag-aaral ako, magbasa. Okay? Kasi wala eh. What will happen sa akin as a pastor? Siyempre, nagpo-focus na ako eh. Sabi ng mga ibang kapatid, pastor, gusto mo mag-business? Nako. Hindi pwede. Focus na ako. How I wish. Siguro kung gusto kong mag-business, depende na lang. Di ba? Pero, hindi. Kailangan intindihin natin to. Ano ang personal development at plan strategy mo ngayong taon? Yun ang tanong eh. Or, pastor, okay lang, maging receptionist ako. Di ba, alam ko naman kung sino yung tumatawag, sina Ahmad, sina Prakash, how are you? Alam ko yung mga client ko, kilala ko na sila. Ganun lang? Hindi dapat ganun. Dapat, in 2-3 years time, hindi ako dapat the same position. Dapat nga, nasa ibang company na ako. Dapat lumalago. Di ba? Hindi lang yun. In general. Okay? Number 9. Go, sister. Basahin mo. If you set clear covenant with God to serve His kingdom interests only for 2021. Ah, ito. The word covenant is very important. Dapat magsisit ka ng covenant sa Diyos. Okay? Yan, didiinan natin yan sa Friday. Kailangan meron kang covenant. Meron kang contract. In fact, we will not use the word contract. It's a covenant. Kasi minsan, pag may covenant ka sa Diyos, nawawala eh. Alam mo, minsan nawawala dahil sa testing or minsan nawawala dahil sa sobrang pagpapala. Pag-aaralan natin sa Friday yan, ano ang covenant natin sa Panginoon? And last,
Number 10, Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you. My dear brothers and sisters, as we close, napaka-importante na kung ano yung napag-aralan natin ngayon ay i-apply natin. Hindi lang yung nilista mo dyan, basahin mo yung sampo, kinopya mo naman siguro yan eh. O kung hindi mo kinopya, i-reply mo na naman. O nga ano, alam mo kung gawin mo yung sampo na yan, ay, may gagawin si Lord sa buhay mo. Yung inheritance na binigay sa'yo, mangyayari. One of the reason why hindi ka nagpo-prosper, hindi nangyayari yung pangako ng Diyos sa'yo is sa iba ka nakapokus. Nakapokus ka sa pag-ibig. Pwede rin yung pag-ibig mo sa Pilipinas. Kino na tinatawagan mo. Kumusta yung pag-ibig ko dyan, ma? Pwede na bang mag-loan? Diba? Grabe. Hindi lang naman pag-ibig. Nakapokus ka sa mga distraction sa opisina. Nakapokus ka sa tao na sumisira sa iyo sa opisina. Nakapokus ka sa tao sa kasama mo sa bed space. Tagawaypan ka pa naman. Yung mga ganun ba? Nakapokus ka sa mga leader na kung saan nawawalan ka ng gana. Nakapokus ka sa mga naririnig mong criticism, distraction. You know what will happen to you? Gusto ng kaaway na maulit yung pagkakamali mo. Intindihin mo to, ha? Kayong lahat na nasa kwarto dito. Ang gusto ng kaaway, maulit yung mga pagkakamali nyo. Simple as that. Pero ang gusto ng Diyos, makalimutan, huwag ulitin ang pagkakamali natin. The enemy will always remind you, you're not deserving this. You cannot be a member in this church. You are not holy. You are makasalanan, di ba? You are niga. Ikaw naman. Ganun ba, demonyo? Nag-submit ka! So, anong mangyari ngayon? Lalala ang 2021 mo. Kapatid, lahat ng mga tagawaypan, lahat ng nanonood, at yung manonood, malay mo, yung anak ko, si Julian, mapanood mo to. Ito ang i-apply mo. Hindi maapektuhan yung blessing na nakahanda sa'yo. Tanungin mo sa sarili mo, bakit nga sabi ni Lord sa Bible, I am the head, not the tail. I am the lender, not the borrower. I am going up, not going down. I am the blessing, not the curse. Pero bakit baliktad? Eh, may problema. You know your mistake. It's foolishness to repeat the same mistake. Kaya please lang, don't repeat the same mistake. Because the enemy, ang susi niya lang ay ipaalala ang iyong nakaraan. At kung ikaw naman talaga ay may meron kang hindi ma-give up, simple lang po yan. You know, before you start this year at meron kang hindi ma-give up, nakahinaan, kasalanan, mag-fasting ka. Kahit 1 week lang, papayat ka pa nun. Of course, that's not the purpose para mag-fasting ka. Pero you want to be changed. You know, try your best to focus on God. And as I close, and we will pray for our brother, si Brother Jay Balang, nanonood siya ngayon, at yung mga kapatid na pabalik at pa-bakasyon, dalangin ko na kahit walang Christmas, walang New Year, let us try our best na mag-invite every Friday. Kasi alam ko, isang service merong 2-3 kaluluwa na maborn again at magpatuloy.
Dadami tayo. Hindi lang yon. Isang kaluluwa ng dahil sa'yo, may initiative ka, na born again siya, nakasama mo sa langit. Of course, kung magpatuloy. But please, I pray na itong mensahe na to ay nakatulong to start a new life this 2021. Okay? Huwag kayong mga naniniwala sa mga napapanood niyong mga niga. Kasi sa Diyos, walang crisis. Sa Diyos, walang niga. Kahit anong mangyari dito sa mundo, kung anak ka at nagtitiwala ka, hindi ka magagalaw. Amen? So let's pray. Let us close our eyes, bow down our head. Kung nasa kwarto ka man na yan, raise your hand. Kung nanonood kayo na grupo, just raise your hand as we pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat muli sa iyong mensahe, Panginoon. Lord, kung meron man akong hindi nabanggit, Lord, continue to speak to your children as they will sleep tonight. Lord, lahat ng pagod ngayon, balik mo ng doble yung strength nila. Makakatulog sila na parang baby. And Lord, you will speak to them through dreams. Lord, kung ano man ang mensahe mo ngayon, Lord, go deeper sa kanila. Touch their lives, Panginoon. Lord, salamat na hindi mo kami pinapabayaan. Lord, ngayong gabi, I just wanna thank you for your faithfulness. Lord, thank you for your grace, love, and mercy. Lord, thank you for everything that you have done for us. Lord, we are excited. As your servant, I declare and decree, lahat ng nanonood, may gagawin ka ngayong 2021 sa kanila. Yung ikakabuti nila, Panginoon. Lord, alam po namin na kung galing sa'yo, pagpapala, there is love, peace, and joy. And Lord, I pray na kung meron mang tao ditong madaling mag-worry, Panginoon, Lord, we cast out any spirit of worry, Panginoon, sa buhay ng kapatid na yan. Lord, yung madaling madistract, Lord, have your way sa kanila. Lord, we are excited to serve you, to live with you, Panginoon. Lord, help us. And this moment, Panginoon, tinataas ko si Brother Jay Balang na kung saan minatayan, namatay ang kanyang nanay. Lord, may mga pangyayari sa buhay namin na minsan we question you. Sometimes, we don't understand the pain, that hurt. But Lord, this moment, we mourn with this brother. Lord, comfort him, Panginoon. Lord, you have said in your word that you are close to this brokenhearted. And we believe that you are close to him, niyayakap mo siya, Panginoon. And Lord, we pray sa kanyang pag-uwi na maging smooth lahat. Ikaw ang maging piloto, ang kanyang gagamitin, financial, everything, Panginoon. Lord, he's a blessing, and Lord, have your way sa buhay niya. Lord, gamitin mo para i-share ang salita ng Diyos sa kanyang pamilya. And Lord, sa lahat ng aming kapatid na nasa Pilipinas na pabalik, Lord, we pray na maging smooth lahat. Lahat ng dadaanan nila, mga swab test nila ay maging negative, Panginoon. And Lord, yung pauwi ganun din, Panginoon. Lord, let your traveling mercy be upon them, Panginoon. Lord, we love you, we praise you. And yes, O God, kung meron mang tao dito na nabibigatan, Lord, comfort them now in Jesus' name. We love you. We glorify your name. In Jesus' name, amen. Okay, see you all on Friday. Please continue to engage, comment, say praise God. Pag natapos, balik natin ang pagpupuri sa Panginoon. And I love you all. Thank you for your support. And again, Happy New Year. God bless you. Of course, God bless Julian kung mapapanood mo ako. Amen. Okay, see you this coming Friday.